Hello, sasamahan ko po kayo sa inyong review sa lahat ng nagsa-self-study. Ako po ay EPS Topic Passer, KLT14. Yan, lesson 17 na tayo ng reading at same question pa rin sa lesson 16. Yan, sana mayroon na kayong natutunan. So, start na tayo at basahin na natin itong nasa number 1. Il, yaksog kiesoyo. I, kibuni chuayo. Sam, kyong chika chuayo. Sa, shigani isoyo. Yan, sabay-sabay tayong magbabasa. Kaya yung sagot dito yung nakikita nyo, ang number 1, ang sabi niya ay, yaksok from the word na promise. So, a promise. Yung number 2 naman ay, good, you feels good. Ang kibon, galing ito sa salitang feelings or yung mood. So, good feelings or it feels good. Yung sam, great scenery. Yung number 4 naman ay, have time, shigane soyo. Kaya ang sagot natin ay, sam kyong tiga soayo. Number 2, il timo sayo. I timi katayo. Sam timi opsoyo sa timol anbuayo. Answer ay, il. Siya ay nagpapak ng luggage niya. Iyan po ay same luggage. Sam ay no luggage. Wala daw siyang luggage. Yung number 4 naman, yung sa Timol and Bayo. Hindi niya daw nakita yung luggage. Kaya yung sagot natin ay yung nagpapak ng luggage. Yan. Dito na tayo sa fill in the blank. Pinkani turo kakadjang almachon ko sol kuroshipsyo. Pag may almachon, yan po ay correct. Kaya piliin natin yung tamang sagot. Yung number 3 ay, basahin natin, chonun suraksani an kabwasoyo. Suraksani nomu kago sipoyo. Koreso ipon yukate blank. Try natin ito i-explain. Yung cho, yan ay I, chonun, particle yung nun. Suraksani, yan po ay sa suroksan. In suroksan, an kabwasoyo, not saka yung ka, not go. Yung buwasoyo, yan po ay past tense ng nakita. So, ibig sabihin nito, hindi ko pa nakikita ang soroksani. Tapos, sabi niya, suraksani no mu kago shipoyo. Gustong ko talaga makapunta sa suraksani. No mu is to. Yung ka, yan po ay to go. At nilagyan siya ng ko shipoyo. Ibig sabihin ay gusto niya talagang pumunta sa suraksani. Kaya naglagay ng ko shipoyo. Yan po ay ending. Ang ibig sabihin ay I want or want to. Then, koreso ibon hyukate. Ang hyuka, yan po ay holiday. Ibon this holiday. So, this holiday blank. Il chibeso shuel koyeyo. Going to rest at home. Yung I, padarul pol koyeyo. Going to see the sea. Yan. Pupunta ako para makita ko yung dagat. Saka yung number 3 naman, chingurul manal koyeyo. Going to meet a friend. Yung sa suraksani kal koyeyo. I'm going to suraksan. Yung ol koyeyo, ito po ay future tense na ending. Going to do something. Kaya ang sagot natin ay sa suraksani kal koyeyo. So, sa holiday, pupunta ako sa suraksan. Kasi gusto niyang makita, kaya pupunta siya. Number 4. Ibon tomari plank hal koyeyo. Sabi nun na, bosani kal koyeyo. Siya nagtatanong siya ng going to do this weekend. Ang sagot niya ay pupunta siya sa Busan. I'm going to Busan. Posibleng sagot dito sa blank natin ay what, kasi ang sabi niya ay what are you going to do this weekend? Kasi yung il ay why. Yung i, mu. Yung sam, nuga. Yung sa ay, onse. Yung why, yung one, why. Number 2 ay what. 3 ay who. At sa number 4 ay when. Kaya ang sagot dito ay i, what are you going to do this weekend? Ibon tomari muhal koyeyo. Kaya sagot niya, Busan ni kal koyeyo. Pupunta ako ng Busan. Last number na tayo ng number 5. Chanan, ibon shukalte
제주도에 갈 거예요. 그래서 어제 비행기 비를 blank. 오늘 숙소도 예약했어요. 안녕하세요. 사비냐. 저는 소아고 this holiday 제주도에 I'm going to 제주도. 다음 순서는 그래서 so yesterday 얀 ang bihangki ay plane yung pyo ay ticket. So, kahapon ako ay blank ng plane ticket. Tapos today naman sukso do yiyak hesoyo. Anong ginawa niya? Nagpa-book siya ng accommodation. Yung il sa soyo, i poro soyo. Sam chulpare soyo. Sa chamyo soyo. Panay past tense po itong ating choices. Ano kaya ang possible answer niya? Dahil ngayon siya ay nagpa-book na ng accommodation. Kasi kahapon ay nag-blank siya ng plane ticket. Siyempre, number one ang sagot. Siya ay bumili. Past tense. From the word sada na kinonjugate to past tense. Yung E, yan, nag-unpacked with E dito kasi past tense eh. Ito naman ay departed. Yung sa naman ay nag-participate. Participated. Kasi past tense or was participate. Yung ganyan. So, tapos na at sa may question, pwede po kayong mag-send ng message sa FB page.